harusnya nggak ada parah. Ada penggunaannya nanti ada. Gulpe. Gulpe. Tapos ikaw siya hindi sa snatch. O, yung isa pa ako ng 205. Hindi, lalaban na si Gucci. Hindi ko kaya. What's up, Waking Nation? So it's your boy Justigas once again. So samahan niyo ako ngayon sa isa na namang home gym setup raid natin. And andito ako ngayon sa pinakamalaking CrossFit home gym sa Philippines. So without further ado, andito tayo kasama natin si Sir Grech Go. Okay, thank you, Waking Nation, for dropping by sa gym ko. And papakita ko yung gym ko sa inyo today and some of my workouts with Justin para at least ma-inspire tayo to do workout everyday. So ito, Waking Nation, kasama ko na ngayon si Idol Grech Go. Kilala siya sa CrossFit bilang GG. Dito tayo ngayon sa home gym niya. Ginagawa natin ngayon yung usual warm-up niya. So mahilig siya mag-warm-up gamit ang bike at ang itong rower nga. Matagal ko nang kilala si Idol Grech. Sobrang batikan niyan sa CrossFit. Masters champion, Century 2 na Super Buds contender. Umabot pa pala doon. So Reebok athlete din siya. Ay, nice ando. Shout out to Reebok and shorts and shoes. Yes. Reebok, the kind of man. So sabi niya, masakit daw ang kanyang likod. Kasi si Justin, they have to do our job. Lumayo. Siya dito. Waking, what? Ayaw bigat. Between you, Waking Nation, galing pa akong North EDSA. Andito tayo ngayon sa Pasay. Bumabagyo. Oo, bumabagyo. Nagmotor lang ako para hindi ako malit kasi nakakaya naman kay Idol Grech. Pero excited ako. Actually, nagdala ako ng kape, nagdala ako ng whey protein with creatine. Para syempre... Ano pa? Kahit... yun lang. Fish oil. Oo. Baka madami sa inyo, Waking Nation, na syempre curious kayo about CrossFit and wala pa kayo masyadong idea. So sana itong video na to, itong vlog na to, makatulong sa inyo para magkaroon kayo ng idea or mas makilala nyo kung ano ba talaga yung CrossFit. So hopefully, mabigyan namin kayo ng mga tips ni Idol Grech at advices. Magsa-snatch kami today, so mag-warm up na kami ng shoulders at saka mga wrist para makapag-work si Jay Justin ng 275 today, target 275. Here we go! Rent is paid. So yung rent na tinatawag, ito yung yun, yung mag-workout ka, di ba? That's your rent. Kasi araw-araw mo kailangan bayaran ng renta sa katawan mo. So, ang regalo natin sa katawan natin is you have to work out. Kasi kung nagbabayad ka ng renta sa bahay mo, kailangan magbayad din tayo ng renta sa katawan natin. And giving your body a workout is like paying the rent for your body. Idol Grech, okay lang ba i-share mo sa amin kung ilang taon ka na? Actually, 32. 32? Pero hindi, walang biro. Magpo 42 na ako next month. Waking Nation at 42. Pwera biro, natatalo ako ni Idol Grech sa mga workouts sa CrossFit. So ganun siya kalupit. Nung 35 ako, pinakamataba ko, 280 pounds. 280? Yes. Yeah, tapos may nag-introduce sa akin sa CrossFit, friend ko. Nag-start, nag-try ko and nagustuhan ko yung sport. So very competitive kasi yung sport. At 35, nag-start na ako mag-compete sa CrossFit until now. Hindi na ako malas. Ano nang weight mo ngayon? Mga 205 ako ngayon, 205 pounds. Pero pagka-competition, ano competition na buhit ko mga 185 to 190. 190. Yeah. Nutrition, kailangan din. So kahit na kumakain tayo ng rice or ano, pero high protein yung diet ko. So ang breakfast ko nina, 4 na itlog tsaka kape lang. Tapos next meal ko mga 2 p.m. So hindi ka pa nagka-carbs? Today, hindi pa. So bago magbuhat ng Ollie, Olympic lift snatch kami ngayon. So ano lang kami. Siyempre, tagal na namin din nagbubuhat. Tagal namin ako, lagi lang ako mag-isa. So ngayon, may kasama ako. So enjoy lang kami, snatch. Heavy snatch lang kung hanggang saan kaya. Pero parang may box-passan mo. Pero mahala na. Takto lang. Sigatan kasi. I mean, home gym. Pero bakit sobrang laki? Ito yung first gym ko. Ito. Daling ko kayo. So first gym ko to dati hanggang dito lang. So ngayon, nung pandemic, nagsarado yung mga boxes. Yung avant-garde, which is my box din. CrossFit box. Binibenta nila yung rig. So I said to them, biling ko na lang. So yun. Na-expand ko yung gym ko. Para motivated ako sa sarili ko na maganda yung gym ko kasi passion ko to eh.
pagka nakikita mo yung gym mo, mag-workout ka. Kaya if you wanna workout, ano, invest kayo sa gamit, invest kayo sa dumbbells. Kay dumbbells lang, tapos workout kayo sa bahay, madami nang magagawa. Pero ang importante dun, nag-workout kayo. Stay motivated. Pag wala yung motivation, kailangan hahanap kayo ng partner nyo para ma-motivate kayo. Ikaw, anong main motivation mo? Health or paganda ng katawan? Ngayon, sa life ko ngayon, actually, ang purpose ko, syempre, humaba buhay, live longer. Ito lang talaga ang magpapahaba ng buhay natin, magpapalakas sa atin, exercise every day. So, yan ang purpose ko, tapos may anak ako. So, syempre, gusto makita na malakas pa ako at kaya kong kasama anak ko na nag-workout kami. So, yan ang purpose ko. Yung aesthetics, yung pagganda ng katawan, along the way, darating yan. Actually, workout ka every day, hindi ko iniintindi, gumaganda na lang katawan. Yun, mga competitions, throwdowns, darating na lang yan, mananalo ka na lang dahil araw-araw ka nag-gym eh. So, hindi mo hinahanap yan. Ang importante, yung purpose mo, kailangan driven ka, maging better ka sa sarili mo. Para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Kaya ngayon, happy ako, syempre, everyday nag-workout ako, masaya tayo, di ba? Yun ang importante, masaya ka. So, Way Nation, kita nyo naman, sobrang good vibe si Idol Gretz. Sobrang motivational. Kaya naisip namin talagang i-share siya sa inyo Follow nyo siya sa IG, sa social media. Ang daming motivational quote yan. Mamotivate kayo pag nakita nyo yung mga posts niya. Sir, bubalik ka pa. Bye! Natake! Yan na lang yung pagbabalaki nyo Yung diet ka lang eh. Ang gina yan, kaya pala yung pagbulak mo, rin ka, no? Alam ba saan ako galing? 88? Galing akong 88 kilos. 77 na lang ako ngayon. Ngayon? Ano pang gamot mo? Share mo naman sa Waking Nation mga gamot natin. Papalakas mo yung mambalakas. Fish oil lang tayo, Waking Nation, multivitamins. Ako natural ako eh. Ha? Natural ka rin? Natural? Natural peanut butter, mga ganyan. Okay, warm up. Check it out. Sounds good. Drink, di ba dito ako uwi? Walang love life pag-usap. Ah, walang love life ba? Ano lang tayo, gym tayo, workout, walang love life, guys. Waking Nation, ako na mag-shoutout para kay Grech. Shoutout sa mga girlfriends ni Idol Grech. Wala alamaks yan. So, may ma-advise ka ba? Paano kung katulad ko, sa kwarto lang ako nag-workout? Mahirap na question yan. Ang main purpose kasi ng CrossFit is high intensity. So, kung kwarto ka lang, get yourself a dumbbell, hanap ka ng coach na magpo-program sa'yo na maganda. Dumbbell workout, high intensity, that's a CrossFit workout. Stay motivated, okay na yun. Big Nation, makapalaban tayo. Dami na natin pinagdaanan, no? Oo. Lahat ng laban, magkasama kami lagi nito. Pero yung ibang division. So, Waking Nation, matagal ko nang kilala yan si Idol Gretz. Una ko nakilala yan, very... Siguro pag di mo siya kilala, medyo ma-intimidate ka. Kasi may swagger si Idol Bad boy Pero nice mabait pala siya pag nakilala mo. Tapos very thoughtful sa kaibigan. So, alam niyo naman yung mga thoughtful, kaya kaya nagiging malapitin Grabe mo mga workout na yung best bridges, ha? Okay naman? Yung likod mo? Ano naman? Waking Nation, if you haven't already done, follow nyo ako sa Instagram. So, you do it for the gram, kaya nag-video tayo. I don't know, Waking Nation, kung parehas tayo, pag may video, medyo mas... Malakas. Dumadali sa akin yung buhat, hindi ko alam kung bakit. Plus ano, plus 10. Oo, mga plus 10 pounds yan Go, go! Up! Yes, anay. Okay. Pero binawi mo. Ang kagandahan din pagka nagbibideo kayo ng lift nyo. Kaya mong buhat. Machi-check nyo kung ano ba yung kailangan ayusin. Anay ah. Oo. Kasi sumubra nga Matagal ako din ito. Nag-2-5. Saka yung upo ko pangit. Munti ka pa nga tumama sa likod, sabi ko, pumupunan nyo na, abante tayo. Kapatalo ka sa 42, sabi. Wala akong practice eh. 225, last one. Gan? Ano, 215 pa? 215 lang, nasasabay na ako eh.
Ano siya katapat? Lahat na napupuntahan namin, di ano eh. Gulpe. Gulpe. Tapos ko siya ngayon dito sa snatch. O, isa pa ako ng 205. Hindi, lalaban na si Coach eh. Hindi ko kaya. Yun! Kuha na, kuha na. We got this, Wignet. Ayun, nauna naman yung yabang. Mamaya, hirap na naman. So usually, pag meron kayong lift na medyo hindi ganun kaganda yung feeling nyo, I suggest huwag muna agad kayong mag-add ng weight. I-perfect nyo muna, try muna yung i-improve yung form. Pag na-improve yung form, saka tayo mag-try mag-tagdag. Lift heavy every day. Pinaka-ano, iba yung buhat pag mabigat. More fat loss. Nag-fail, Wiggy! Okay, ikaw naman! Alam niyo, Wiggy, lift-off tayo ngayon eh. Nawawala lang ako ng pag-asa kanina eh, pero... Pakipura yan! Dinanaan tayo ng konti, Wiggy! May opening, may opening! Oo, kabado na ako eh. Challenge eh, no? Just Grech, zero! Justin, zero! Napalaban, no? Justin 1, Grech 0. Tawi pa. Ayun na, nagalit. Mahirap inaasal to. All one. Joke lang pala. Joke lang. Alam mo, mga pag 225 lang ako ngayon. Ten out. Tingnan mo na, nasa tayo mga 6:30. 1 minute, pa-rest mo na. Magpilit. Tayo muna. Nakakaya mong aminin, Wiggy Nation. Yung 225 pounds, natatakot na akong buhating ngayon. Okay. What the hell? Wala ka pa buhat niya. Sakin na baka nag-practice ka sa bahay mo, ha? Puro 45 pound dumbbells lang ini-snatch ko. Ah, tapos ganyan? Parang talaga kargado ka talaga eh. Cut. Iba talaga pag kargado. Talaga kami, hard work lang dito sa gym. Hindi pwede kargado dito. Hard work lang meron dito. Initial, madami kami bigas sa bahay. So yun yung kinakarga ko. Kinakarga ko sa back. Ay, sige sa harap ko. Papato ko yan. Mamatay ka pa. 225? Masakit yung Grech. Hindi mo nilalakasan ba ito? Okay. Mamakit pa yan. Sayang naman. Cut mo muna yan, ha? So, Wiggy Nation, after heavy workout, tanungin natin si Idol Grech kung ano ba usual na pagkain niya, post-workout meal. Usually, pagka competition season, after workout, ano talaga, whey protein lang. Mga 2 scoops. And after nun, after 1 hour, pagka okay na kayo kumain, hindi na, gutom na kayo. Usually high protein, chicken breast, steak, konting carbs, pero more of eggs, steak, and chicken. Actually, bigla ko lang naisip, siyempre eh, pagka kasama ko talaga si Idol Grech, alam mo naman, nahahawa ko eh. Bago pa mag-competition, katulad nung mga sa mga boxers, di ba? Idol, yung may iwas ka rin ba bago mag-competition? Para sa akin, ano ba yung sinasabi niya? pero kung yun man yun, wala naman effect actually, kahit na before. So nasubukan mo na the night before? Lagi natin ginagawa yun. Basta walang effect yan, nasa mental toughness natin. Tapos yan. Nanalo ka. Lagi naman tayo nandun. Basta ang importante yung mind natin, mindset natin, pagka towards the competition, bukas man or the next day. Focus tayo. Siguro if anything nga, nakakatanggal pa ng stress, ng ano eh, mas nare-relax ka pa eh, mas nagiging calm ka pa. The day before competition, no? Enjoy na. Tapos sa lahat ng hard work eh. Actually, 2 nights before, rest na yan eh. Bago ko mag-compete lagi. 2 nights before, 2 days before, wala ka nang gagawin kundi kumain, enjoy ka na lang. Mag-shopping ka, manood ka ng sine, gano'n. Para matanggal lang yung utak mo kasi lahat preparado na eh. So, gawin mo na lahat na gusto mo. Basta pagdating ng mahaba yung tulog mo, yun ang importante. Tulog. Para hindi ka masyado ma-pressure sa competitions man. Ano ba yun? Yung best effort? Ang pinaka-importante dyan, pag sa competition, throwdown, kahit ano, basketball, ano, nilabas, best effort is full victory. Bigay mo lahat, labas mo lahat sa competition floor, manalo, thank you tayo, grateful tayo. Ngayon, kung hindi man tayo pinalad, binigay natin lahat, panalo ka pa rin para sa'yo. Kasi ang importante, nagagawa mo yung gusto mo. Last lift, ha?
Tama na to. Ah, 10 cal bike. 1 D-ball. Plus 1 D-ball. Every minute, 10 minutes. Okay, okay. So, it's very common sa CrossFit yung workout na EMOM, kung tawagin nila. Ibig sabihin ng EMOM, every minute on the minute. So, every minute, meron kang isang task na isiset. Tatansyahin mo kung ano yung kaya mo, rough estimate. Pag gagawa kayo ng mga workouts nyo sa bahay or kung ano mga workouts, bodybuilding, pwede nyo rin i-apply to. For example, minute 1, gawa ka ng 10 bench press. Pagdating naman ng minute 2, 10 pull-ups. Tapos gawin mo siya for 10 minutes. So, para ka nang nag 5 sets. Ang kagandahan dito, nagkakaroon lang ng system yung rest natin. Isa sa pinakamahirap gawin, pero pinakaimportante, ibalik ang ating equipments after the workout. So, hindi natin namamalayan. Kakabalik natin ang equipments natin. Nagbo-burn din tayo ng calories. Lumalakas yung grip natin. Diba? Protein lang sa BCAA, no? Wala rin akong BCAA. Ayaw mo BCAA? Okay ah. Parang juice lang eh. During workout, hindi, ang BCAA kasi, mas ano, tataas yung absorption ng whey protein. Pero ang whey protein naman, usually, may BCAA din naman yan. Oo, diba kasali rin? Pati sa pagkain, rhythmic, meron na lahat din eh. Start pa tayo. Okay. Imom to, imom. Deadpool para lang natalo niya ako. This is just a 12 minutes workout. Again, start your day 10 to 20 minutes a day workout. Then, go on with your day. Papawis lang araw-araw. Wala man gym, do your gym, your workout sa bahay. Okay na yun, basta pawisan kayo, importante. Ang ginagawa natin, we initiation kapag 12 minutes lang yung workout natin, bumabawi tayo sa intensity. Go hard. We go hard. Possible yun, makapapansin nyo if you try it. Na 12 minutes lang, pero you go really hard, syempre with proper form, nakakapago din talaga siya. At syempre, weighing nation, bago magtapos ang lahat, di tayo matatapos hanggat hindi tayo nagpa-fast talk with idol Grech Go. 3, 2, 1, go! Okay, younger or older? Younger. Biceps or abs? Abs. Abs. Okay. Boobs or butt? Boobs. Hindi ginanong boss mo. Long and moderate? Short but intense? Intense. Intense tayo, short but intense. Hot or cold? Hot. Hot. Okay. Lights on, lights off? Lights on. Lights on. Beer or whiskey? Beer. Beer. Snatch or clean and jerk? Snatch. Snatch. Bilis ah. Long hair or short hair? Long hair. Shaved or unshaved? Shaved. Okay. Sex or PR? Sex. Sex tayo. Once a day or twice a day? Five times. Five times a day. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So that's it, Weighing Nation. Hopefully, na-enjoy nyo yung episode natin ngayon. Home gym raid natin with Idol Grech Go. CrossFit champion, Century 2 na Super Buds contender. At
hindi ko na maisa-isa pa yung mga accomplishments niya. So thank you very much. Ang ganda ng home gym mo, Grech. So thank you. So sana makabalik kami dito ni Waking. At Waking Nation, if meron kayong feedbacks, comments, or suggestions, like we always say, very important sa amin yan, please let us know sa comment section down below. Okay, magsasawang sumuporta. Thank you for watching until here. And Idol Grech? Salamat sa gym raid. At nakita niyo yung home gym ko. Nag-invest ako dito para sa health ko. Kayo rin, ngayong pandemic. The best gift to yourself is work out, get healthy, change your lifestyle. But importantly, syempre, enjoy kayo, have fun. Anyway, magbubukas tong home gym ko. Abangan nyo tong G-Technica Home Gym CrossFit. Soon, mag-offer ako ng classes and hopefully, South area, mga people here na gusto mag-train, mag-exercise, post ko sa IG ko. Salamat sa, ano, sa Waking for the gym raid. Salamat sa Reebok for always supporting my needs. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share this video para makapag-spread tayo ng good vibes. Salamat, salamat. Tiksyo tayo muna. Salamat, Waking.